Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Si Rianus po ito, o buhay-buhay sa Amerika. And I decided to make hopia ang aking favorite, oops, ang aking favorite na anong tawag dito? Palaman ay hopiang munggo. And matagal ko nang nailuto itong munggo na ito. So, kailangan ng gawin at galawin para maging hopia siya. Total, nagkikrave ako ng hopia. So, samahan ninyo ako na gumawa ng hopia today. Whoever is available, come join me, let's talk, and let's make hopia. Ang akin pong ingredients ay, matagal-tagal ko nang hindi ginawa ang aking hopia, kaya kailangan basahin ko ang aking ingredients. Ang ingredients ko ay, teka, I have, there's two doughs that you need to make for making hopia. One of them is the first dough. You need to use 1 cup purpose flour. Okay, medyo, ano ako ngayon, ha? Naka-ready. 1 cup of all purpose flour. So, ready na yan. Pwede ko nang ilagay. And the other one is 1/2 cup of cooking oil. Ay, yung cooking oil, hindi ko pa na-ready. So, i-ready ko muna. Gamitin ko na ang aking cooking oil. At 1/2 cup of cooking oil. Babaan ko na. Meron akong 1/2 cup of water. Ito yung first dough. Kung nakikita nyo sana, ikaw, matanggal muna yung... Yan, kung nakikita ninyo. Kumusta na mga kababayan? Matagal na akong hindi nakapagluto ng hopia. 1/2 cup of water is inserted into this 1 cup of all-purpose flour. Ang next is 1/2 cup of cooking oil. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Cooking oil. Kumusta na? Sana ay merong ma-inspire. 1/2 cup ito na gumawa ng hopia. Medyo natuwa ako, sabi ni Kuya Ramon, go sa lutong bahay. Naghahanap daw sila ng magdadala ng hopia sa lutong bahay. Pero marami sa inyo ang mahilig at magaling magluto ng hopia at mag-bake. So why not make your hopia challenge and have Kuya Ramon go and Grace taste your hopia, and they are willing to actually share your hopia in our lutong bahay. Nako, palakpakan natin ang lutong bahay. Uy, meron akong kaibigan, si Charlotte Nambo, all the way from New York. Thank you so much, Charlotte, for joining me. So, recap. I added 1 cup of all-purpose flour. I added 1/2 cup of water. And I added 1/2 cup of cooking oil already. So, 3 ingredients, ready in red. Now, I'm going to add 1/2 teaspoon of salt. 1/2 teaspoon. 1/2 teaspoon of salt. Magic, magic. 1/2 lang po. 1/2 teaspoon of salt. Ayan. Kung nakikita ninyo, kalahati lang yan. Yon. Yon ang first dough. So, maraming salamat sa isa sa 11 million na kasama kong nanonood ngayon. By the way, I'm actually doing this live simultaneously in YouTube and in Facebook. So, unfortunately, I'm using my phone to capture this and I have bad eyesight. Hindi ko na mabasa.
yung maliliit na salita. Maliliit kasi dati ginagamit ko ay laptop, but my daughter is using the laptop at this time, so I have to go use this my small phone. Yan. So, ganito lang po yung first do. Pinagsama-sama at pinaghalo-halo. Oh, I have to talk in English. Charlotte is actually from Democratic Republic of Congo, my brother Prosper's wife. And Charlotte is my good friend of my husband from his hometown in Congo, Lubumbashi. Ayan, this is the first though. Making hopia is not that hard. The hard part is making the time. And so today, I am making time, making hopia, because I want to eat hopia. Because yesterday, my good friend Cecil Rivera Maglalang has inspired me in her wonderful delicacy, ang sweet treats of Arizona. Congratulations, Cecil Rivera Maglalang. Ay, naku, si Kuya Ramon Go. Andyan, Kuya Ramon Go of Lutong Bahay. Gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang ating magiting na kababayan na nagsusuporta sa lahat ng mga entrepreneurs, especially our young businesses and home businesses. He is willing to sell their product in his beautiful Dutong Bahay restaurant here in Phoenix. And sabi ni Kuya Ramon Go, Ria Luz, are you going to supply us at Dutong Bahay? Kuya Ramon, patitikimin na lang muna kita. Then saka ka na magsabi kung po pwede. Pero hindi, natutuwa lang ako na makapagluto ako ng... Anong tawag? Hopiang munggo. Maybe others will get the idea how to make hopia, because it's not that hard. The hard part is the time. Pagka naggamayan mo na ang hopia, pwede nang magulit-ulit ka. So this is the first dough. And I'm going to put this first dough in the refrigerator. I see my beautiful sister, Saichi Johnson, all the way from Cabo, Mexico. Thank you so much, Saichi. The beautiful YouTube queen of Arizona. Thank you so much, Sai. By the way, ito po, ganito lang. Medyo maliit lang siya ngayon. So, ilalagay ko ito ngayon sa refrigerator. And I will get back with this after the second dough. Bam! Balik tayo ulit. Dough number two. Ang dough number two is 1.5 cup of all-purpose flour din. So, niready ko na rin. Medyo na-organize ko yata ngayon yung aking ingredients. So, andyan. Meron akong 1.5 cup of all-purpose flour. Bam! 1 cup. 1/2 cup. Yay! Matuto ang aking anak na si Hannah. Because she will tell me, Mom, finally, you learn how to use measuring cups. Sarami ng measuring cup namin sa bahay. Ang ginagamit ko yung real cup pa rin. So, ayan, nakagawa na. 1.5 cup. Bam! Of all-purpose flour. Ito yung second dough. Next nun ay 1/2 cup of sugar. Whoa! Ready na rin ang 1/2 cup of sugar ko. So, ayan. Ilalagay na natin medyo ganyan lang. Kunwari, professional tayo today. Yan. Bam! 1/2 cup of sugar.
next half cup of lard. Naubos na yung taba ng baboy ko. Kaya, last time, nagluto ako ng maraming taba at balat ng baboy. Yun ang ginamit ko na lard. Umubra naman, eh naubos na. So now, I have to buy. And this is a cup of lard. So, half of this. Kumusta na kayo mga kababayan? Sana ay magkaroon kayo ng idea how to make hopya through this live. Sai Chi, maraming salamat. I like to eat homemade dessert like mga kakanin, but I'm so lazy to cook. Thank you, Sai Chi. Kung pauwi ka na, you can come by to my house at madaan ka, bibigyan kita. So, teka. Dahil ang lard ay matigas kaysa sa oil, so I'm going to just get half of this. So, half cup of lard. Bam! Ayan, mukhang professional ang aking lutong hopya today. Baka pwede nang mapasok sa lutong bahay ni Kuya Ramon. Kuya Ramon, pag ano po, patitikimin ko kayo. Kahit hindi ako pwedeng magbenta. Wala naman akong oras para magbenta ng hopya. Pero, sana ay may ma-inspire that through this recipe. And if anyone wants this recipe, please let me know. I'm willing to share this recipe that I learned. I learned it from YouTube. So now, I'm actually sharing it in YouTube. So yan, 1.5 cup of all-purpose flour, 1/2 cup of sugar, and 1/2 cup of the lard. Yan. And 1/2 cup of unsalted. Oh, 1/4 lang pala. Pinalambot ko. 1/2 cup. Dapat pala. Teka, meron akong kakalhati na. Yan. Papalambutin ko na lang ito. Palambutin ko na muna. Yan po ang next natin. 1/4 cup unsalted butter. Kasi this one is 1/2 cup. So, naku, hindi ko makita yung nasa. Maraming salamat, Charlotte, Nambo, Shai Chi Johnson, Tamsak Dan, and for all of you who are watching me live in... Uy! Nasobrahan ako! Nandal! Nasobrahan! Buti na lang, medyo malinis yung aming ano. So ibabagsak ko lang dito. Tingnan mo nangyari. Baka yung aking lard ay mag-melt din. Ayan. Yan ang kahirapan ng nagdadadaldal habang naglalang. Ayan na. Yun. Yun ang second. Ayan. So, nakita nyo ang mistake. Make sure you watch your microwave. Yan. Ngayon, ay gagawin na natin. Tingnan mo na. Para mas kita nyo. Hindi pa muna yan ang star of the show. Ang star is the second dough. So yan, yung second dough, ganito lang. Paghahalu-haluin uli ito. Hindi na kailangan ng magandang mixer. Ang mahalaga ay maghalu-halu sila. So yan. Ewan ko kung anong reaction ng masyadong malambot na butter. Kasi kailangan nito medyo crumbly eh. So ito yung second dough. Magiging dapat nito crumbly na dough para pag didikitin natin yung first dough at saka ito. Kaya kung nakikita ninyo yan, ayan. Sai Chi, maraming salamat. How's your watch hour pala? Tita, sabi ni
Saichi. Saichi, thank you for asking me. Maraming maraming salamat po. Thank you so much to all of you who watch my video, as well as to those friends who actually play all the videos that I have made. And Saichi, thank you so much. I am close. Malapit na po. 53 hours na lang ang kailangan ko para makatapos na ako ng 4,000 watch hours. Yay! Thank you so much, Saichi, for supporting my YouTube channel from the very beginning. I activated my YouTube in March. Medyo naloko po ako sa YouTube. I spent so much time in YouTube. My God, you just don't know how much YouTubers spend their time, energy, money, especially for those YouTubers in the Philippines to be able to accomplish the requirement of YT. YouTube requires 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours for that channel to get monetized. Sense lang naman yung makukuha. Pero sa process at paano makakaroon ng ma-reach mo yung requirement, minimum requirement na yun, it takes so much time. Kung walang tutulong sa'yo, kung walang manunood ng video mo, wala lahat yung pagod na yun. And that's why it's very important na when you see a YouTube video has advertisement, please do not skip that advertisement. That's the only way that these YouTubers who spend their time, energy, money, and everything will be refunded from their work or will get some benefit sa pag spend ng maraming time, money, and effort sa YouTube. Kasi mag-load ka lang para magkaroon ka ng watch hours, may manood ng video mo. Kaya po ang ginawa ko, nag-upload every day. Since na mag-join ako ng YouTube, nag-activate ako ng YouTube, nag-upload ako ng upload, lahat ng video ay nasa YouTube na. Pasensya na kayo kung kayo ay nasosobrahan ng YouTube video ko. Kasi gusto ko lang pong ma-reach yung 4,000 watch hours. And finally, I'm hoping na ma-reach ko yung 4,000 watch hours that YouTube can help magkaroon ng advertisement yung mga videos ko ng YouTube. And I'm hoping, that's why sabi ko nga, I'm not asking for sponsorship for the third anniversary of Buhay Buhay sa Amerika. I'm asking you, please watch my YouTube videos. Para yun na po yung pinaka-sponsorship ninyo sa Buhay Buhay sa Amerika. Panoorin nyo po pagka po ipinrest ko at ishenier ko, kahit panoorin nyo lang po. Huwag nyo lang pong i-skip kung sakasakali na magkaroon ng advertisement ang Buhay Buhay sa Amerika videos. Yun na po yung malaking tulong ninyo sa amin. At sa lahat po ng ka-YouTubers ko sa buong mundo, lalong-lalo na ang ating mga YouTubers na Pilipino. In fact, I was talking to someone today. I went to meet a YouTuber this morning. He's from Saudi Arabia. Si Humble Barista ang kausap ko. Alam niyo po yung mga kababayan natin na mga OFW, mga domestic helpers sa kung saan-saang bansa, they are now trying to do YouTube. Why? They are hoping that somehow they can get some supplement help finances through YouTube. But without people helping them, it will never happen. So for all of you, mga kababayan, if you see a YouTuber, appreciate them. Huwag niyo po kaming pagtawanan. Huwag niyong isipin na it is only about money. But most of the time, these YouTubers are putting their heart and soul because they love what they do. And the best thing about it, there is so much collaboration going on in YouTube among the Filipinos and every YouTuber in town. They're supporting to one another. It is admirable. I have never seen anyone in YouTube
that puts you down, but instead pulls you up and tells you you're doing a great job and keep going even though walang nanonood ng video mo. They keep on telling you, we are there to support you. If no one watches my video, I will never be able to make that 4,000 watch hours. Somehow, I have teams of group that I joined with, and I wanted to recognize the Team Hope, Team Bless YouTubers, Team Kabisig, and Team Animals na nagsuporta sa akin. All these teams were helping me to, whenever I have a video that I wanted to present on YouTube, they were there watching it, giving me a thumbs up, giving me a like on my video. Kahit my video will suck, but they still certainly will help you. And that will keep us going. So yan po ang aking spiel na sana ay bigyan ninyo ng pansin at huwag niyong i-skip. Kung kayo manunood ng video na may, ng YouTuber na meron pong advertisement, be very proud of them because that advertisement in that video, they sweat, blood, tears, and so much love just to be able to create that and reach that level. So, sabi ni Saichi, konti ba lang po, money na. Sabi ni Vanessa TV, thank you so much, Vanessa TV. And Saichi Johnson says, I don't do YouTube for money talaga. To begin with, I just love making videos and keep the memories. I found out monetization later on. Nah, you are so lucky, Saichi. And your YouTube channel is really admirable. I applaud you. Medyo pinag-prihit ako ngayon. Nag-so-sweat na ako sa bahay. So, sobrang init ng bahay ngayon. Teka, sandali. At, pinapawisa na ako. Tingnan mo naman. Sa pag-live pa lang na to, napapawisan ka na. So, thank you. Thumbs up po. Sabi ni Vanessa TV. Jawo. Thank you so much. And Queen Saichi, hello Vance, sabi ni Saichi Johnson. At maraming salamat sa mga kaibigan ay na sumuporta sa akin at nanonood. Vance TV, pasensya na, hindi ko kayo maha-highlight kasi my hands are full. So this is the second dough. Yan, the second dough and the first dough. Ngayon, pagsasamahin na natin ang first and second do. Parang do-re-mi to. Do number one and do number two. O John Doe and Jane Doe. Tama. John Doe and Jane Doe dapat. Kasi mami, pag aasawahin natin sila, eh. Kaya we will marry them together. So, John Doe and Jane Doe ito. I just wash my hand. And now, I have to get some flour. Ah, hindi pala flour. I need to make a room. A room for this. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. At sana ay may makatulong ang aking sinabi sa ibang mga ka-YouTuber na maraming hindi na appreciate ng kanilang advertisements at ini-skip yung advertisement. Kaya huwag niyo pong i-skip ang advertisement ng ating mga kababayan. So, now, my first dough is done. Yan, nakikita niyo po ba ang aking first dough? Dough number one. Si John Doe. John Doe. So,
pagsasamahin naman natin ngayon itong do number 1 and do number 2. Pagdidikitin natin sila. Parang YouTube. Dikit-dikit kayo dyan. Pagka kayo'y magkaka-YouTube, pare-parehong YouTuber, magdidikit-dikit muna kayo para meron kayong maging kaibigang manunood ng inyong video. Kaya yun yung dikit-dikit. Nagmamahalan muna ang mga YouTuber. Kung hindi kayo magmahalan, eh walang manunood ng video nyo unless talagang napakagaling at kayo ay isang movie actors yan. Marami sila agad na follower. Pero yung mga YouTubers na maliliit, kagaya natin, eh, hindi po million ang nanonood. Kung minsan, wala pa nga. Kasi nga, hindi pa tayo ganun ka kilala ng ibang mga kaibigan. Kaya magpapakilala ka pa sa bawat YouTuber na makita mo. So, this is the first do. Medyo, ano siya, may pagka open-minded itong mga ito. Kasi meron silang may mga matape. Meron pang hindi pa complete, hindi lahat ay natakpan. Yan. So ipagsasamahin ko lang. Maraming salamat sa mga nanood diyan at sana ay yan. I'm now going to pour the dough number 1 and number 2. Pagsasamahin ko na. I'll marry them. Kaya nga, Jane Doe and John Doe. Si John Doe yung number 1 dough. Si Jane Doe yung second dough. Ito. That's how you do. Pagsamahin mo lang sila. Ngayon. All this dough coming together. Ayan, may maraming mukhang meron akong magandang news na darating. Bumagsak ang aking malaking kutsara. Sana nga magandang news na yung dumating. Balik po muli ako. Thank you so much. Still here, tita. Salamat. Nasa laptop ka. Thank you so much, Saichi, for joining me all the way from her honeymoon. This is their 12th wedding anniversary ng napaka-gwapo at napaka-understanding niyang husband, Mr. Robert Johnson of Arizona. Saichi is celebrating her 12th anniversary, wedding anniversary. Congratulations, Saichi! So now, Jane, John Doe, Doe number 1, and Jane Doe, Doe number 2, are now married. Parang si Saichi Johnson. Yan. So now, I'm going to roll them together. Yan. You roll them together. Parang husband and wife. You roll them as one. Until they become one in heart and mind. Yan. Yan ang aking do. Rolling of do number 1 and do number 2. Ito ang paggawa ng hopia sa buhay-buhay sa Amerika ngayong hapong ito. Sana po ay kapulutan ninyo ng aral ang paggawa ng hopya ko. At gawin nyo na rin. At ng maraming maging hopya vendor ang lutong bahay. Nako, maraming matutuwa na magkaroon ng business opportunity dito sa Arizona. Dahil si Kuya Ramongo at Grace of Lutong Bahay are offering their place to showcase your
business, your wonderful treats. Yan. Dapat siya'y roll. Pero dahil mukhang maliit pa yung aking ano, ni-roll ko siya agad. So ngayon, pagsasamahin ko ulit. That's how you make your Doe number one and Doe number two. Sabi ko nga sa iyo eh, you marry Jane Doe and John Doe together. That is the power of love. Ang paggawa ng hopia ay parang pag-ibig. Kailang magmahalan. Sai Chi, dito lang sa kitchen. I can't hear you right now kasi ang ingay dito. Thank you na nakamura lang muna ako. Hope you are looking good. Thank you, Sai Chi. Maraming salamat sa iyong tulong. At yan, ganito lang. Ito na yung Doe number one and Doe number two. See? When you intermarry, this is like an international marriage. Magkaibang magkaiba ang itsura nila in the beginning. But then, because of your love for each other, you learn to become one. You learn to grow together as one. Kaya ang hopia ay parang pag-ibig yan. Una'y magkahiwalay, pagkaraan ay magdidikit at magmamahalan. Parang YouTuber din yan. Dating hindi magkakilala, pero nagdikitan, nagkakilala na, at nagtulungan. Yan ang ating mga ginagawa sa YouTube. So, this is my Doe number one and number two. Masana yung ating kampet. Yan. And, sa paggawa ng Doe, yari na eh. Ang gagawin mo naman ngayon ay hihiwain mo. Dahil ito yung gagawin mo, Doe mismo ng yung hopia. So, ilan ang gusto mong hopia? Tingnan natin kung ilang hopia ang magagawa natin dito. So, ang mahalaga ay makagawa tayo ng hopia. Ilan kaya ang magiging hopia? Anong hula ninyo? Bam! Yan. Ilang is hopia ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29. Hindi pa naging 30. 29 pieces lang pala ang magiging hopia ko. So, simulan natin ang una nating hopia. Ganito lang po. Ngayon natin magagamit ang ating hopiang munggo. Ang munggo naman, ang feeling napakadali din gawin. Kasi you actually just boil the munggo. I use green munggo bean. And then after boiling, then you add brown sugar. When you add brown sugar, that's the time pag naging ganito na ang consistency niya, that's ready. So yan. Hindi ko masabi sa inyo kung ilang cups yung ginamit ko sa brown sugar kasi ang mahalaga sa hopia, yung ayos ang tamis sa'yo. Kasi iba-iba naman ang preference natin sa matamis. Kung ako, matamis akong kumain, marami akong ilalagay na sugar. Kung kakunti lang man ng tamis na gusto ko, kakunting sugar lang gusto ko. Kaya ito, itong, nakita niyo ba? Ayan. Ayan, medyo dinidiin ko na. Pinaplatin. Sabi ko nga sa'yo, parang marriage yan eh. Challenges comes. Now, ipaplatin ka ng mga challenges mo, especially on your first few years of marriage. Kung mag-i-endure ka. But at the end, what most important is, the most important thing is you endure.
and make it into a beautiful copia. Ayan. Ito po ang aking hopya. Ang unang hopya. Ang hopya ng taon. Ayan. Ang kagandahan sa hopya. Hindi naman kailangan na perfect na perfect ang iyong pagkakahulma. Kasi, huhulma rin siya. Kita na mo. Ito na. Yan. See? Kaya hindi ako pwedeng magbenta ng hopya. Kasi ang hopya ako, iba-iba size. This is my first hopya. Thank you. Hopya, looking good. Sabi ni Sai Chi Johnson. Thank you so much, Sai. And I'm been using my daughter made a sneaker doodle earlier. Gagamitin ko yung pinaglagyan niya. Kumusta na kayo diyan, mga kababayan? Ayan, bumalik po tayo. Maraming salamat sa mga ilan na nanonood sa akin. Kahit ilan lang kayo dyan, maraming salamat po. At anim na milyon ang aking mga kasama. Maraming salamat po. At kung meron akong hindi nabanggit, kaya ayan. So, 29 pieces ang ating gagawin na kopya. At sana ay may natutunan kayo sa aking do at gawin din ninyo itong hopya. You'll enjoy it kasi iba yung ginawa mo kaysa sa binili mong hopya. Mas masarap ang gawa kasi pinaghirapan. Pero kung natatamad ka naman, bumili ka na lang para bigyan mo ng trabaho yung iba. Pagkakataon na ng iba magkaroon sila ng job opportunity at saka business opportunity. Kaya yung mga kababayan natin na naggagawa ng mga sweets at kakanin o anything, even though it's homemade, tulungan po natin sila kasi that is one way of how we can help our kababayan to also get some business and also good for their family. Ay, i-plug ko na po ang Sweet Treats of Arizona, ang aking kaibigan na si Miss Cecil Rivera Maglalang has just founded a wonderful Sweet Treats of Arizona. Ang masarap niyang mga treats kahapon ay natikman ko. They deliver too. So kung gusto ninyo ay puntahan niyo po. Tawagan niyo lang, nasa Facebook sila. Sweet Treats of Arizona. They respond right away. In fact, the children are, it's a whole family business affair. Cecil is cooking, Erica's baking as well, and Eric is the one who deliver. Si Cheska ay tagagawa ng thank you sa mga nag-o-order, at si yung kanyang panganay na si Claire ang nagagawa ng picture. So it's a whole family affair, which is really beautiful and a wonderful family, the Maglalang family. And it is Cecil's lifelong dream that her treats, she used to make treats in the Philippines according to Eric. Si Cecil ay gumagawa ng mga treats sa Pilipinas pa. Si Eric ang taga-deliver kahit boyfriend pa lang siya noon. Kaya imagine mo, ngayon mag-asawa na sila. So finally, Cecil got the courage to do the Sweet Treats of Arizona. Ayan. Oy, naku si Lori Vlogsing! Hindi pa natutulog ang aking sister. Gising na. Maraming salamat, my dear sister. Lori Vlog, thumbs up na. Thank you so much.
in YouTube, everybody says thumbs up when they love and wanted to support you. Kaya maraming salamat po sa aking 5 milyong nanonood at sa lahat po ng nag-thumbsack dyan. Sana ay bigyan nyo ako ng thumbsack, don't forget. Mahirap pong gumawa ng hopya. Kaya sana ay meron kayong matutunan sa aking paggawa ng hopya. My dear sister Lori Vlog, thank you so much for coming and for rescuing me. Kahit na, na hindi ka pa nakakatulog ng husto, andyan ka. Yan po ang masasabi ko sa inyo na kaya kailangang suportahan ninyo at tangkilikin din ang mga YouTubers kasi talagang nagmamahalan po kami. You can find the true spirit of bayanihan among YouTubers, especially the Filipino YouTubers. Magkakabagang, nagsusuportahan po ang bawat isa. Kaya sana ay suportahan ninyo po at wag niyong i-skip. Kung meron na silang advertisement sa kanilang video, be happy for them. At hayaan niyo na lang po na mayroon silang advertisement. Kung hindi niyo man gustong panoorin, intayin niyo na lang matapos yung advertisement kasi yun lang naman ang katuwaan ng isang YouTuber na yung kanilang video ay magkaroon ng advertisement para yung kanilang time, energy, and effort na iginugol sa paggagawa ng YouTube channel, magkaroon man lang ng compensation. So, diba Lori Vlog Singh, give me a thumbs up. Thank you so much. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan na kasama ko ngayon, at sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa Facebook, meron akong 25 likes sa Facebook. Pero I only have 5 na nanonood sa akin sa YouTube sa ngayon. Pero nagpapasalamat po ako sa 5 yan na tinulungan ako na magbuno itong paggawa ko ng hopya. Ayan. Ito ang paggawa ng hopya. Parang kanta. Pero sana naman ay mabili. Hopyang di mabili. Tandaan mo yung kantang yun. Pero ito, pag ang hopya po, hindi pwedeng hindi mabili kasi everybody likes hopya. Right? So, sana ay tangkilikin po ninyo ang ating mga kababayan na nagtitinda, naggagawa ng kung ano-ano para ma-supplement ang kanilang income kasi napakalaking bagay po ang right now as we are experiencing this pandemic. Many of our kababayan has lost their job and they're working to find how they can make ends meet. And yung pagtitinda ng kung ano-anong specialty nila, that is one way how they can supplement their income, the family's income. So, kung meron tayong kababayan na nakikita natin, meron silang ibinebenta, ay tulungan po natin. Kagaya ng ating mga restaurant owners na kaibigan at kababayan dito, like Lutong Bahay, Scooptopia, Dingleberries ni Maribik Reyes. Meron tayong bagong kababayang Pilipino na meron din. Kagaya ng Scooptopia, meron siyang bagong boba tea, milk tea sa Bell Avenue, Bell Road in North Phoenix. Because in Scooptopia is in Central Avenue. And Dingleberry Shop, coffee shop, is owned and operated by Maribik Reyes. Maribik, sana ay nakikinig ka at marinig mo na I'm promoting your place. Kasi last time na nag-live stream ako, she came in
And by the time dumating na yung aking guest, I did not get the chance to see her area kung saan. Pero she sent me a message and she hoped that I can visit her one day. So ngayon ay ma-promote ko na si Dingleberry Coffee Shop Milk Tea at located in Bell Road in North Phoenix. Yan. Ito ang isa pa. Medyo hindi ko nagagamitin yung ano, yung rolling pin. Kamay na lang. Ayan. Kayo, anong favorite ninyong pagkain? What is your favorite Filipino bread? I know everybody likes pandesal. Other than pandesal, ano po yung inyong favorite? Aba! Bluebell! Naku, Ate Nisa, all the way from Australia. Thank you so much, Ate Nisa. Ang Team Animals na isa pang napaka-supportive na team. Maraming salamat po, Ate Nisa C, for supporting me all the way from the very first time I joined the animal team. At may mga ka-team ako na tumutulong na pag nag-upload ka ng video, meron tutulong sa'yo na may manood nang hindi langawin ang video mo. Parang hopya na hindi lalangawin yung hopya mo. Ate Nisa, Bluebell, video lang po siya. Si Ball Blitz video, thank you so much. Ball Blitz, all the way from Japan. Ang ating blessed brother, all the way from Japan. At si Annalyn Vlogs, hello. Thank you so much, Annalyn Vlog. Pine-play na kita, sis. At nang ikaw din ay mag-usad ang ating mga WH watch hours po, ang ibig sabihin ng WH, which is kung merong most favorite term in YouTube is subscribe, like, thumbs up, and one of the, another one is watch hours. That is how you can continue to support a YouTuber. Ang yun yung bagong YouTuber. Pagka naka-reach ka na nung watch hours mo, ang problema mo naman ngayon ay may continue na manood ng video. Kaya doon kailangan na yung video mo ay panoorin. At sana itangkilikin ng ating mga kababayan. Huwag niyo pong pagtawanan o bigyan ng dislike. Sana like lahat. Kasi mahirap pong gumawa ng ilabas mo sa madla ang yung sa ginagawa sa araw-araw. Kaya kahit na ano yung inilagay nila sa video na yun, they actually put their heart and soul to the video na ginawa nila. Kaya your message of liking that video will surely inspire that creator. Pero kung talagang ano, you have the freedom naman kung ayaw mo talaga i-dislike. Kaya yun lang ang aking masasabi. Pasensya na, hindi ako makakita. Hindi ko kayo makita kasi naging tagtitagpi. Nagtitagpi itong isang to. itong aking ano, parang butse, binibigyan ko ng lunas para ano, para yung tagpi-tagpi niyang kopya. Maraming salamat sa inyong lahat na sumubaybay sa nalilang. Medyo kukuha ko ng
Kukuha ko ng silya. Ay. Ayan. Uupuan ko na kayo. Kasi mahirap mag... Mahirap tumayo. Uli na kamay. I'm back. Maraming salamat po. Now, umupo na ako. Salamat ng marami sa inyong mga kababayan na kasama ko. Thank you. Nandyan pa rin si Annalyn Vlogs. Saisi Johnson, sana matry ko ang hopia niyo po. Yes, Saichi. Kaso wala ka eh. Nasa Mexico ka ngayon. Bluebell, Annalyn Guapa, sabi ni Ate. Ate Misa. At si Ball Blitz. Shout out Annalyn Vlogs. Si Annalyn Vlog po at saka si Ball Blitz parehong nasa Japan. Si Ate Nisa is in Australia. Si yeah, sorry, Bluebell ang tinatawag ko kay Ate Nisa. Ate Bluebell, Bluebell channel is Ate Nisa C of Australia. Isang napakabait na sister na ate ng lahat kasi she always support everybody. I don't know how she manages that. Kasi kahit saan, nandoon siya. Nandiyan siya mag-support. Kaya, tama ka, host. Yung iba talaga mahilig mag-dislike. Oo nga. Kaya nga sinasabi ko dito sa ating live stream kung ano ang hirap ng isang YouTuber na kailangan talagang suportahan. Mahalin. At kung ma-monetize na, huwag niyong i-skip yung video. Kung hindi, panoorin niyo na lang po. O kaya kung ayaw niyong panoorin, ayaw niyo lang siya kasi yun lang yung paraan para yung video creator will feel happy na may nag-appreciate ng kanyang gawa. At saka, please put a comment on the video. Kasi the more comments po a video has, the more more comment, more views, that is how YouTube algorithm will recognize that this video is to be recommended. So once your video is recommended, then it gets ahead of other videos. So the more views a video, the more recommendation they could get from YouTube algorithm, and the more people can watch their video. So kung walang nanood ng video mo na 50, less than 50, it's hard for your video to get recommended. So at least the video has to be recommended if there at least get 50 views. So malaking bagay po ang nasa Manila na pala si Annalyn Vlog. Akala ko nasa Japan ka pa rin, Annalyn. We were just visiting Tao, the Wanderer, ang iyong sister. Magkapatid ba kayo? Kasi pareho kayong maganda. At saka nagmamahalan ng sisters. Ball Blitz video, sabi niya. Hello, Ate Lori Vlogs. Hello po. Thank you so much. Magmahalan na lang muna kayo. Si Ball Blitz, isang magandang kapatid din yan. All the way from Japan. At he is also from the same church that I am and married to a beautiful Japanese and they are now living in Japan. And ilan na nga ang anak mo, Bal? Tatlo na ba o dalawa? Natutuwa ako nung panoorin ko yung video mo with your bonding with your son as you go around. You went with your son riding the train. It's so beautiful.
to see that kind of bonding of father and child. Kaya keep doing that video, Bob Blitz, and more power to you and your family in Japan. And I like it. I like watching the interaction of you and your children together in your videos. Kaya it's very important, a father's interaction with their children. It's beautiful to watch, and it's very ideal to see more family to bond together like that. Kaya keep doing that kind of video. I like to see that kind of video, Bao, kasi I grew up without experiencing a father's love. So when I see those kind of videos, it gives me an idea what it feels like to have a father. Ah, thank you so much, sis. Malu. Ah, thank you, sabi ni ano. Nag-visit lang po ako sa ate ko doon, host. Ah, sabi ni Nilin Vlog. Nag-visit lang pala siya sa Japan. That's good. I'm sure you had a good time. It's very important. Kaya pala, para kayong masayang-masaya kayong dalawang magkapatid, kasi precious moment, the bonding between sisters. Kaya, di ba? Thank you. Medyo delay. Ang hinabasa ko kasi yung nandito na, kasi yung nasa laptop nung asawa ko. Ano, iPad. Malu Castanya, thank you so much, my dearest sister in Facebook. And Marie Bastian Roque, sample ate, halika. Kaso hindi ako pwedeng mag-deliver. pwede ako mag-ano, come by the curb. I can give some, yes. Thank you so much, by the way, Anne Marie Bastian Roque, isa sa ating mga sister na tumulong yan sa akin sa buhay-buhay sa Amerika. First anniversary ng buhay-buhay sa Amerika. Kahit hindi niya ako kilala, nakilala ko lang siya sa Phil and Lyons inauguration. Kaibigan siya ni Dr. Pam. And I offered her our first anniversary celebration ticket. Alam mo, hindi niya ako hinindian. Kahit hindi siya makarating, bumili siya ng ticket. Kaya, Anne-Marie, maraming salamat. Hindi kita makakalimutan. Anne-Marie Bastian Roque is also a nurse, a Filipino nurse here in Arizona. And also a wonderful Phil-Am Lyons. Alam mo yung mga Pilipino dito na alam mo may magandang puso, mga Lyons sila. Napakaganda ng kanilang heart to serve. Kahit na busy sila, ang dami nilang volunteer hours na binibigay, hindi lang volunteering. They really work talaga. Kaya, Anne-Marie, hindi ko makakalimutan ang pagtulong mo sa buhay-buhay sa Amerika na sinuportahan mo yung ating anniversary celebration ng first anniversary. Dahil doon, kaya nakatulong po ang pagsubaybay at pagtulong ninyo sa akin sa buhay-buhay sa Amerika, na naging dahilan kung bakit nakapagtuloy-tuloy po tayo. At sa pagtulong ninyong yun, lumakas ang loob ko na ituloy pa ang marami pang episode. In fact, marami pa po tayong kababayan na gustong ma-interview at pwede nating ipakita ang kanilang magagandang istorya ng buhay ng pagsabak dito sa Amerika, na kahit gaano kahirap ay napagtagumpayan nila kasi merong pagsasama-samang maganda ang bawat kapwa Pilipino dito sa Amerika. Yun lang hindi natin, madalas naiisip natin, meron tayong crab mentality. But the fact is, there are more Filipinos who have the heart of gold and not thinking about crab mentality, but instead thinking about how they can lift their kapwa Filipino. And that is the same thing that is happening in YouTube.
So, kung ibibigyan natin ng pansin ang bawat kababayan natin, na bigyan natin ng boses ang magandang ginagawa ng ating kababayan, mas gaganda po ang ating pagsasamahan, mas lalawak ang ating pagmamahalan, at higit sa lahat, lahat tayo ay uunlad kung tayong lahat na Pilipino ay magsusuportahan sa bawat isa. Ang pagsusuporta ng bawat isa ang magbibigay lakas para sa ating lahat. Kaya kailangan ko ng harina. Parang ano yan eh. Commercial nila. So, yun. Yun yung kinukwento ko sa inyo na maraming mga kababayan po dito sa Arizona ang tumutulong sa bawat isa. Kagaya ng aking mga Buhay-Buhay sa Amerika Committee. Kung hindi ako tinulungan ng Buhay-Buhay sa Amerika Committee on the first and second anniversary of Buhay-Buhay sa Amerika, we will not make it. Kasi pag walang sumuporta sa'yo, manghihina ka. Pero dahil may sumuporta, lumalakas ang loob mo. Kahit wala akong karapatan, wala akong talagang talento, pero lumakas ang loob ko dahil sa aking mga kababayan, dahil sa Buhay-Buhay sa America Committee na nagbigay sa akin ng inspirasyon, nagbigay sa akin ng motivation na kung itong mga taong ito naniwala sa akin, at hindi ko paniniwalaan ang sarili ko. So, tinuloy ko at imagine mo, nakatatlong taon na po tayo. At higit sa lahat, hindi ko maubos maisip na mabibigyan ng karangalan ang Buhay-Buhay sa Amerika, na mabigyan ng best radio journal programming of 2019 from the Migration and Media Advocacy Awards from the Commission of Filipino Overseas. That is a blessing talaga po na napakalaki, na all because of the people who supported me. All because of the kababayan na niwala sa aking kakayanan at sa pagbibigay ng buhay sa ating mga Pilipino na nandito sa Amerika at sa lahat ng panig ng mundo. Ako magpapaiyak pa ako. hindi ko po maubos maisip ang pagmamahal ng bawat isang Pilipino na magbigay sa iyo ng pag-asa at pagtitiwala. Doon lalakas ang loob mo. Kaya talaga, lahat tayo mga Pilipino, magmahalan tayo, saan mang panig ng mundo tayo naroon, tayo ang mag-angat ng bawat isa. Dahil sa pagpapaangat ng bawat isa, parang YouTube yan. Pinapaangat mo ang bawat isa para ma-reach yung requirement ng YouTube. And the same thing in life. The more people help us to succeed, the more people tries to lift us up, the more we rise. But once you are placed and put down, the more nawawala ang confidence mo, di ba? So, ang kailangan natin talaga is lakas ng loob, tibay ng pagsasamahan. Yan, doon tayo uunlad. Kaya lahat tayong mga Pilipino ay nasa sa ating lahat, sa ating mga kamay, kapit-bisig, ang aking isa pang team na talagang tumulong sa akin, nag-play all ng aking mga videos every time. Lito Juliano TV, ikaw ay isang mabuting kapatid na tumulong sa akin. Hindi mo ako iniwanan. At maraming kababayan ang nagkaroon ng lumakas ang loob nung tumaas ang watch hours dahil may nanood ng aking video. So, Lito Juliano TV, maraming salamat. Team Kabisig na sumuporta sa akin for my watch hours. So, yan po. Sana ay sa aking mensahe habang ako'y gumagawa ng hopya, sana maintindihan ng ating mga kababayan in Facebook and in YouTube. Malu Castania, who is watching me in Facebook, says, masarap yan. Thank you po. At Mamshi Rochelle! Oh my God! My beautiful sister all the way from Australia! Welcome to my kitchen, Mamshi Rochelle. Hindi kasing ganda ng kitchen mo, ang aking kitchen. Pero,
kwentuhang walang katapusan ito. Pasensya na, I cannot put ano lang. Sana nga kung pwede ko kayong paangatin. Iba kasi yung ano ko, hindi laptop ang gamit ko. I'm using what do you call this? Phone. Cell phone ang ginagamit ko for my yard stream. Kaya hindi ako makapagpaangat. Masarap sana kung may andito, may kausap ako. Meron na akong kausap, may magbabasa pa habang ako'y nagluluto. Last time nakasama ko ay si Jen Pal, isang thrifty fashionista. Isang napakagandang kaibigan din dito sa Arizona. Si Jen Pal, isang thrifty fashionista. At si Jawo. Thank you so much. Ma'am si Rochelle, wow! Hopya, sarap. Sorry, yung the process of making the hopya, I actually did it in the first part. So if you wanted to watch how I do the dough number one and dough number two, I married them together. I named them John Doe and Jane Doe. They got married and they're now having their children, which are Hopia itself. So yan. Teka, habang gumagawa ako yan, lagyan ko na ng egg wash para pagtapos nito, makita ninyo ang aking, by the way, kailangan ng egg wash. You need one egg to make an egg wash para you beat the egg for the remaining nagawa na po ako, uunahin ko na itong maluto para makita ninyo later on kung ano ang itsura. And right now, I am doing an egg wash on this kopya na nagawa ko. And I will put that in the oven para habang nanunood kayo, makita ninyo ang complete finished product ng ating hopya. And itong dapat pala dito. Yan. Ito ang hopya natin. Hopyang di mabili. Tsak na ito'y mauubos din. Dahil walang hindi may gusto ng hopya. Lahat po ay may hilig sa hopya. Yan. Yan ang ating egg wash is what will make your hopya look and yan ang nagbibigay ng glam sa hopya. Yung egg wash. Dahil kung wala, pale. Parang ano lang, parang maputla. Walang kulay. Itong egg wash ang magbibigay buhay at magbibigay ng ganda sa kanya. Kaya, yan. Pwede na natin. Ito, ang first part. Pwede ko na ilagay. Even though I'm still preheating it. Para yung hopya ay makita yung ano ang itsura ng finished product nitong hopyang ito. Maraming salamat, Ma'am si Rochelle. Nako, pasensya ka na. Tinanggal ko kasi lahat yung aking moderator. Ewan ko ba, ba't tinanggal ko? Kasi
natanggal. Eh, ngayon, hindi naman ako pwedeng maglagay ng jacket sa inyo, mga ka-YouTubers, kasi my hands are full. I cannot I cannot touch the computer with my hand that is full of kopya do. So, ang ginagawa ko, itong ating munggo piling hopya. Piling munggo. Anong klaseng hopya ang gusto nyo? Munggo o baboy? Ba't ka tinawag na baboy yun? Wala namang baboy yung hopya na baboy. Di ba? Ano lang siya? Sibuyas. Pero tawag sa kanya hopyang baboy. Alam nyo ba kung bakit? Salamat ng madami sa inyong nandito pa rin. At naku, meron na pala akong 7 milyon. Pero dalawa pa rin yung nagta-thumbs up. Sana bigyan nyo naman ako ng maraming thumbs up. Huwag niyong kalimutan. Salamat po. Balblitz video, sabi niya. At Lori Vlogs, hello po. Annalyn Vlogs, nag-visit lang po ako sa ate ko doon sa Japan. Ho, sabi niya. And Balblitz, I hope you can watch our latest quarantine project video, sabi ni Balblitz video. Yes, Balblitz, manunood ako. Most of you will enjoy our background music. Magandang ano yan, magandang treat yan. At Annalyn Vlogs, hadyan pa rin siya. Si Bans TV, Jawo, thank you so much sa pa-BG mo ng iyong mga ninjas dyan. Maraming salamat. At si Ma'am Shi Rochelle, thank you for the thumbs up. And Annalyn's Vlog sa akin host, 9 thumbs up ka na. Thank you. Salamat ng madami sa inyong pagbibigay ng time sa akin. More than 1 hour na ako, hindi pa ako nakakatapos magawa nitong hopya. Kaya iniluluto ko na yung iba para yung iba sa inyo ay makita nyo man lang ang finished product ng aking hopya at nang mabili na. Kanina sinasabi ko na sineshare ko sa aking mga Facebook friend kasi which I have this on Facebook and in YouTube as well na sana ay tangkilikin ang ating mga YouTubers video. At huwag i-skip ang mga ads kasi that's the only way YouTuber will feel happy na may nanood ng video nila, may nag-appreciate, at kung papala rin ay ma-monetize yung kanilang channel and maging magkaroon sila ng financial support din. Kaya maraming salamat. Hello, Mondrays TV. Hi, host. Thank you so much, Mondrays TV. You are new to me. So, please, I apologize that I cannot put a jacket. Are you Filipino, Mondrays TV? Because most of the time, I speak back and forth English and Tagalog. So, if you can tell me if you are Filipino, then I can talk in Tagalog. But if you are not Filipino, then I will try as much as possible to speak in the language you can understand. Yes po. Ha, mabait. May po eh. Filipino yan. Thank you so much, Mondrays TV, for coming. I appreciate your being here. You are new to my channel, and I am glad that you came by. I know that you must be just visiting and searching. Yes, please hug Balblitz. Magmahalan kayo. Drop your links. Even though you are not, walang jacket, basta drop the link. Walang problema yan. Ang mahalaga ay magmahalan kayo as the
term in YouTube is magmahalan tayo. Parang kung utos ng Diyos yan eh, magmahalan tayo, magtulungan, magbigayan, magpaangat ng bawat isa. And that is the gist of life, is magmahalan, magtulungan, magbigayan, magbigyan ng pagpapahalaga ang bawat isa. So, ganun din po sa inyong mga kababayan natin dyan sa Facebook at sa YouTube na nanonood ngayon. Ang inyo pong pagbisita sa akin ay isang malaking pagbibigay po ng maraming tulong. At sa inyong lahat na sumuporta sa akin, sabi ko nga kanina, binanggit ko si Lito Juliano TV. Kung nandyan siya. Lito Juliano TV, madaling digitan kasi yun yung pangalan niya. Lito Juliano TV. Yun po yung isang kapatid na talagang sumuporta sa aking channel. Kahit na manood siya ng aking video. So yan ang isang kapatid na aking pinasasalamatan. Yan si Balblitz. Isang blessed YouTuber din na ka-team ko. At saka si Annalyn Vlogs. At saka si Ate Nisa is the lead of Team Animals. So, Moonrise TV, I know that hindi ko alam kung ano ang channel mo. Please drop your link, drop your story kung paano ka namin matutulungan at ano ang channel mo is all about. I'm all about promoting ating kababayan. Whether in YouTube, in Facebook, and in real life, my passion is to promote people. Pero nurse po ako, kaya dapat siguro naging promoter ako eh. Pero I appreciate that I became a nurse. Because of that, I was able to come to America. Nagpapasalamat po ako. Dan Balblitz videos, pabalik po. Ayan. Moonrise TV, ano ba ang yung channel? Taga saan ka? Bigyan mo ko ng idea kung taga saan ka sa atin sa Pilipinas. Kasi most of these people that are watching me, I know them. Ay na! Andyan na ang aking kapatid na si Lito Juliano TV. Lito Juliano TV, pinag-uusapan kita rito. I've been telling them how much I appreciate your support because of your support. Naka-advance ang aking watch hours. Konti na lang po at sana po ay makaabot na tayo ng 4,000. Dahil sa Team Kabisig ay sinuportahan ako, Team Kabisig, Bless YouTubers Team, Team Hope, Rain Rose Channel, Alvin Silva, Jawo, Bell's Vlog, at saka ni Michelle Babon, Lynette Porti, Rain Rose Channel, yung mga yan, talagang si Thomas Sagayo, si Rod Snell, Tong Il Modo News, at saka si Jess, si Super Sheppy, si sino pa ba dito? Remind me. Magandang perks, Tamsak Host. Thank you so much. Maraming salamat dito, Juliano TV, for supporting my channel and helping me advance in my watch hours. Kung hindi ako nainig sa'yo, andun pa rin sa itangkungan yung aking watch hours, nasa karakungan pa rin, di ba? So, maraming salamat kapatid. Alam mo, sinulatan ko na nga siya ng napakahabang sulat na parang gusto ko na mag-ibap sa YT. Pero dahil binigyan ako ni kapatid Lito Juliano ng suporta,
na nakapag-advance ang ating watch hours. And of course, my sister Lori Blagsing na lagi niyang, lagi yan, nakatamsak, nakasuporta lahat ng LS ko. Sa kanya ako nagsimulang manood ng live streaming. Yeah, yan si Lori Blagsing ay napakalaking parte ng YouTube journey ko sa YT world. Yan yung aking sister na kahit hindi ako kumakanta sa aking LS sa kanya, kumakanta ako. Lumakas ang loob ko. Andito pa rin siya. Maraming salamat, Lori Blagsing, for being there for me all the time and always becoming my very loving sister. Kahit na hindi kami magkakilala ni Lori in the beginning, nagtawagan kami. Isang oras kami nag-usap yun. Sa aming pag-uusap, lalo kaming na-inspire sa bawat isa. Kaya maraming salamat, Lori Vlogs and Manrise TV. Mindanao po, pero nag-Jeddah, Saudi Arabia po ako host. Ah, nasa Jeddah, Saudi Arabia pala si Manrise TV. Anong trabaho mo sa Jeddah, kapatid? Anong ginagawa mo sa Jeddah? You an engineer, a nurse? Marami tayong kapatid sa Middle East na YouTubers ngayon. In fact, kanina nga, kinukwento ko sa inyo si Humble Barista, isang YouTuber natin. Nag-iisa siya doon sa LS niya. So, pinuntahan ko siya sa live stream niya until na makadami siya ng tao. Tanong ko nga, wala pala sila pang trabaho. Nandun sila sa Saudi, pero wala silang trabaho. Kaya ang hirap talaga ng ating mga kababayan. Marami sa kanila ang nag-iintay na magkaroon ng pagkakataon na magkatrabaho. Sana itong ginagawa kong paghohopya, kung meron sa inyong mahilig magluto, it can help you. I will post po ang ingredients and recipe ng aking ginawang hopya. Kaya sabi ko kanina, ang hopya is made of dough number 1 and dough number 2. Binigyan ko sila ng pangalan, si John Doe. John Doe, which dough 1 is a half cup of all-purpose flour, half cup of cooking oil, half cup of water, half teaspoon salt, and you mix them all together, you put them in the freezer, in the refrigerator for a while. Then you do number 2. Do the number 2. Do number 2. Nurse po ako. Kaya yung number 2, iba ibig sabihin ng number 1 and number 2. Do number 2 is 1.5 cup of all-purpose flour and half cup of sugar, half cup of lard, and 1/4 of unsalted butter. Yun ang in do number 2. And then, sabi ko nga, John Doe and Jane Doe. And you marry them together, you put them together, and you roll them until you create the dough for hopya. Yan. Yun po. Ganun lang kadali ang hopya. Ang mahirap lang po ay magawa na. Sa ngayon, sa ngayon, nasa third part na ako. Yung first part is making the dough. Second part is putting the dough together. The third part, ito, yung pagro-roll na ng hopya. At, malaking mata nitong isang to. Hindi ko mapagdikit. Anyway, ako naman ang kakain eh. Pero kung may gustong pumunta rito at makatikim ng aking hopya, I would gladly share with you. So, sa aking mga kaibigan ako, meron na akong salamat sa 15 na nanonood ngayon dyan. Maraming salamat po. Lito Juliano TV, magaling ka na rin palang mag-stand-up comedy. Ikaw na. Kanina ay nasa live stream po ako ng aking kapatid na si Jawo, ILTP Ken. At ng Team Hope, meron pakulo ang Team Hope. Best
comedy. Each of you will be given 10 minutes to share your joke. Gusto niyo marinig yung joke ko? So, nurse po ako, kaya yung mga joke ko, puro number one and number two. Only a nurse can laugh on those jokes. But, anong oras na ba? 5? Nako, eh, baka kumakain eh. Baka hindi ko na, hindi nyo magustuhan yung joke ko. Pero, thank you so much po. Ayan, man, dumating din si Candid Heart. Hello! Naku, Candid Heart, sorry. Tagal ka nang palang nandyan. Hindi, daldal pa rin ako ng daldal. Maraming salamat, Candid Heart, which is my new friend today. I met her at the live stream of Jawa on that comedy live streaming. Gusto ko yung pink. Natandaan mo yun? See, sabi ko sa inyo, nurse po ako. Kaya bodily parts na storya is not, to us nurses, it's not a problem. Pero for others, maaring mahirap yung tanggapin ang number one and number two stories. Pero, sabi, natandaan ni Lito Juliano yung aking joke ng ano daw ang kulay. Ito'y joke po ni isang kapatid natin, ni Isaias Florentino. Noong kami mga missionary pa, pag pumunta ka sa pagpa-fundraise para pampalakas ng loob, magjo-joke muna. Of course, nagdadasal. But merong time na pwede kayong mag-share ng mga nakakatuwa para pampalighten ng spirit. Ang sabi niya, ano daw ang difference ng color ng anong kulay ang part ng utot ng babae? Ng lalaki pala. Unahin natin yung lalaki. Ang utot ng lalaki. Ang kulay ay black. Bae. Pink. Kaya di nakalimutan ni Lito Juliano yung joke. Pwede na bang manano, kapatid? Kaya pasensya na. Wala sa usapang magjo-joke ako rito. Medyo kanina, masyadong seryoso ang aking topic. Ngayon, Lito Juliano TV, dumating ka, naging stand-up comedy ang aking, ayan, mga kababayan. 5 na lang po ang natitira. Parang parang watch hours. 5 na lang ang iniintay ko. Sana, 5 na lang iniintay ko para maka 4,000 watch na. Dahil, ayan, maraming salamat dito, Juliano. Nag-LS ka ba? Emeline Taginod said. Maraming salamat, Emeline. Emeline A. Taginod, ang aking kapatid from Team Animals. Maraming salamat, Team Animals, for joining. At si Monrace, technician siya ng Railways ng Jeddah. Maganda, kapatid. Naku, sana. Napakainit sa Jeddah, di ba? So, you must be experiencing heat outside. I hope na nakakaya mo ang init sa Jeddah. Sabagay, parang Arizona siguro ang init nyo dyan. Ang Arizona heat is... today, we are 112, I think. Some 100. We reach here in Arizona, we could reach up to 120s. The most we had is 122 degrees Fahrenheit. Imagine that. 122 degrees Fahrenheit. Parang ang ano nun, di ba? Ang init-init.
sa awa ng Diyos, nag-survive ang tao. Kasi God always provide us the opportunity to adapt to any climate na God put us. Yan ang isang maganda sa ating Pilipino na kababayan. Kahit saan tayo mapunta, we will survive any heat, kahit cold, kahit heat, we will be able to survive. Diba, Moonrise TV, kabayan? Ayan, ako, napa-on the spot din ako sa jokes kagabi. Ano yung joke mo, Bal? Ano ba yung joke mo? Kulay din ba ng utot? Sorry po sa aking mga kaibigan sa Facebook. Baka nasa-shock kayo. Hindi po ako komedyante. Hoy. Sarap naman yung hopya na ginawa-gawa mo, ho, sabi ni Emeline. Emeline, kung mahilig kang gumawa ng hopya, this recipe is very easy. And I know that many of you can do it. Ayan. Half cup of all-purpose flour, half cup of cooking oil, half cup water, half teaspoon salt. Mix them all together, refrigerate after rolling. And dough number two is medyo mabagal itong ano. Dough number two, half cup all-purpose flour, half cup sugar, half cup lard or shortening, half cup of unsalted butter. Mix them all together, roll in a plastic wrap, and refrigerate for at least 30 minutes before mixing the two dough together. Basically, this time, I did not even wait for the 30 minutes for dough number two. Yung dough number one lang ang nilagay ko sa refrigerator, and it works. So, yung ganyan lang po. Ganun lang kadali ang dough ng hopya. Ay, baka luto na. Ay, luto na nga. Ang bilis. Ba, look at that, mga kababayan. Luto na ang ating hopya. Bilis ah. Nakita nyo? Medyo ito po ang aking hopya. Sobrang init pa. Mainit, mainit. Mamaya, pagsasaluhan natin. May maganda ka na bang balita, kapatid Lito Juliano? Ipis naman ang banat ni Bal Blitz video na naisahan mo kami doon. Ah! Sayang, hindi ko napanood. Na i-replay mo nga. Hindi mo ba ano yun? I-binidyo mo sana, Bal. Pwede mong ano yun? Pwede mong i-upload sa yung own YouTube channel. Kayo, meron kayong joke? Mahilig ba kayo sa katatawanan? Eh, Maling Egg na ginod, sarap naman ho, ng host. Panghuling banat, sabi ni, ano, sa... Ah, okay. I will send the recipe, sis. Emeline Taginod. At I will actually put this also on the description of my video, how the recipe. Kasi it's a good thing na matutunan natin ng isang recipe na pwedeng gamitin at pwedeng ulit-ulitin ng iba nating kababayan na pwede nilang gawing business. In fact, si Kuya Ramon Gonga, sabi niya, akala niya magpapatikim ako sa ano, lutong bahay. Kung malapit nga lang po ang lutong bahay dito, Kuya Ramon ko, eh, dadalang kita. Pero I live in Chandler. Eh, ang lutong bahay is all the way in almost North Phoenix. That's about almost an hour drive. Kaya malayo po. Napakalaki ng, ano, napakalaki ng Arizona. Sarap naman yung ginagawa mong hopya, sabi ni Emeline Taginod. Emeline Taginod, can you, sabi niya, host, send in GC, try to make, I will try to make hopya. Yes, yeah, sure sis. Ilalagay ko yan. At saka, sabi ni si Bal Blitz Video,
ang kanyang joke kahapon ay ipis at inidoro. Ba, you made me curious about that. Mukhang ano yan, ah, mukhang magandang joke yon. Si Lito naman, yung joke niya kanina, pahabaan ng nguso. Hinamit niya yung mga channel na nandoon, si Leron FFT at saka si Sweet Apple TV ng Team Hope. Sabi niya yung si Leron FFT, labanan ng ano eh, labanan daw ng country, pati nga ako nilagay niya, USA, Kuwait at saka ano nga si Sweet Apple kapatid. Sa Middle East din siya eh. Pwede ko bang gamitin yung joke mo, kapatid? Baka mamaya ilalaban mo uli yun. Yung joke niya, panghuling banat ko, sabi ni Bal Blitz. Mahilig sa katatawanan, kaso hindi po mahilig sa ipis. Sino mo naman ang mahilig sa ipis, Bal? Walang taong mahilig sa ipis. So, I'm looking forward to that. Sana i-screenshot mo yung video na yon at pwede mong ano igawin sa yung channel. Magaling ka sigurong comedian. Ako hindi ako magaling na comedian, kaya bago ako magbigay ng joke, sinasabi ko na magbibigay ako ng joke para matawa kayo. Haha. Isa na lang ang natitira at matatapos na ang aking hopya. Hopyang pwede nang mabili. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa pagluluto. Alam mo, kaya ako pag nagla-live stream, magluluto. Kasi mas inspired ako may kasama akong nagluluto kaysa walang nanonood. Kasi kung may nanonood, itutuloy mo. Lalo kang hindi mo namamalayan na matatapos ka na pala. Imagine mo, natapos ko na rin ito. So, maraming salamat po. Sana nga, meron akong magandang balita ngayon. Pero wala pa rin eh, dito. Baka mas maganda yung version mo, host. Hindi. Pwedeng ibigay ko yung joke ni Lito Juliano. Sabi niya kanina yung si Tim, si Leron FFP at saka si Sweet Apple TV at saka si Buhay Buhay sa Amerika, yung joke niya ginamit niya country competition ng mas pinakamahabang nguso. Okay ba Lito, nagamitin ko yung sabi niya yung nguso ng Amerika, which is Buhay Buhay sa Amerika, was about 2 inches long. Si Leron FFP naman, ang kanyang nguso ay 10 inches long. Eh si Sweet Apple TV, masyadong mahiyain. Di niya malaman kung paano niya, nahiya siyang lumabas. Kaya ang ginawa niya, tinakpan na lang niya yung kanyang mukha ng nguso. Nagdadrive ako kanina habang nakikinig sa kanila. I was laughing. So, Lito Juliano, you did a great job. Sorry to all those who came late. Andyan ang aking kapatid na si Aba, Miss Earth Queen Channel, Humanitarian Nature, Life Events. Great job, Madam Rianus. Nako, Miss Earth Queen Channel, sino ba ito? Miss Jocelyn Silbosa Kennedy, I believe it's you. Thank you so much. Uy, mga kababayan, please like and subscribe to my beautiful sister, Earth Queen Channel. Siya po ay talagang hindi po totoo, hindi biro yung pangalan niya, because she really is the Miss Earth Queen Channel. Hindi pala, walang channel. She won the Miss Earth of a competition here in America, which is my good friend and sister here in Arizona, ang ating Queen
Jocelyn Silbosa Kennedy. Yan ang pangalan ng anyang channel, Earth Queen Channel. Please, pakidikitan niyo po ng ang ating kapatid. Right, Sister Jocelyn? So, ayan. Nasa second portion na tayo. At nakita ko rin ang aking kapatid na si Froisky TV. Ate Rhea, sorry late po. Ay, maraming salamat kapatid for coming. Si Froisky TV naman ay isang magaling na vlogger din at host sa Masbate. At saka si Bal Blitz. Ayan ang kanyang YouTube channel. Ibinaba na niya. Kaya ibaba mo na rin ang iyong channel. Miss Earth Queen channel, please. Drop your YouTube channel. Drop your video channel. Your video. And all these friends who are here are the most supportive friends you'll meet in YouTube. Ayan. And what I'm doing now, I am egg washing the remaining remaining hopia para po ano, parang ano yan eh, parang beauty queen to without pang ano yan, pampaganda. Kailangan may poise, may poise, may glamour. And without the egg wash, walang poise and glamour ang itsura ng inyong hopia. So yan ang sikreto ng isang magandang hopia. Eh, lagyan ng egg wash. And ilalagay na po natin dito sa oven. At yan, malamig na ang aking nalutong hopia. Lito Juliano TV, cheers to you, kapatid. Bal Blitz, Bal Blitz, all the way from Japan, maraming salamat. Lito Juliano TV is all the way from Malaysia. And Froisky, cooking din ako ng pakbet lechon and side dish niya, hehe. Hapoy, cooking sa atin. Happy cooking sa atin. Ako, good job, kapatid. Kaya, ito, to all of you who made it up to now, Emeline Taginod, ayan, thank you so much. Miss, ang ating Earth Queen Channel, thank you. Heto, ang inyong portion ng iyong kopya. So, para malaman ninyo kung anong itsura at lasa ng hopya ko, ito po ang labas. Ito po ang isang yan, may makeup. Ang oh, looks so good. Ito po ang itsura ng loob, which is the tawag dito. Munggo. Ayos. Sa akin, hindi masyadong matamis, hindi masyadong sakto lang ang lasa. Kaya, try this. Mukhang napatamis yata yung gitna. Nasobrahan yata. Nadamihan ng sugar yung aking munggo. Kaya, medyo matamis siya. Pero, dahil mainit pa siya, kuminsan, ang pagkain, pag mainit, mas matamis kainin. Mas matamis siyang tikman. Pero as it gets cooler, it will not be very sweet once it gets cold. Maraming salamat po. Ayan, si second gen, aspiring artist. Kay Johans Biwi po. Ah, good. Thank you. Yes. Johans Biwi is my nephew. He's the son of my very good niece, Regina Albon. In fact, I met them in when I went home in the Philippines, and I had a short interview with them in
Diamond Hotel. So I'm looking forward to see our Johan Sebue one of these days. Same for us. Lumabas na din po sa Provinciano. Yes. Regina is my spiritual sister's daughter. Pero si Reggie ay very close sa akin. Parang anak ko na siya. In fact, siya yung, ako nang kumain kasi wala kayo. Kinakain ko na kayo. So, very close kami niyan. Yeah, he was the view, Johanse actually performed at many shows. In fact, he was on Eat Bulaga and sang Fly Me to the Moon. He made it to the weekly finals. At si, andyan na rin, si Nell De Vera. Thank you so much, Tamsak Mom Host. Thank you so much. Sabi ni Sister Earth Queen, humanitarian nature life events. Hello everyone, newbie here, and thank you for connecting back. Yes, please love and support my Sister Earth Queen channel. At hello everyone, and cooking show na pala ito. Sabi ni Proisky TV. Yes, actually Proisky TV, I really enjoy cooking when I am live. Pero walang live, hindi ako luluto. At sabi ni Ballblades Video, he dropped the link, and that is the link for Johanse Biyui. Thank you for doing that, Ballblades Video, for helping our young second generation. At he is also a very inspiring artist. Dapat pala pinakanta ko si Johanse dito. And Jans TV, andyan pa rin siya. Maraming salamat. At lumabas si Abba, si Kuya Gio from channel. Hello, Kuya George. Thank you so much. Gio from channel is also a monetized channel. He is here in Arizona. And a very good realtor as well. At shout out to Annalyn Vlogs TV. Sabi ni Lito Juliano TV, Ballblades Video, bata pa lang, alaga ko na po siya. Oh, really? I did not know that. Great. We both know Johanse Biyui, and we wish him well. And now, let's help him to go up here in YouTube. Pasensya na kayo. At yung aking hopya. Kumakain. Tapos na akong magluto. I'm just cooking the remaining parts of the second portion ng hopya natin. So, Kuya George, here's yours. Kung malapit ka lang sa akin, come back, come over. Dito rin si Kuya Geopram channel sa Arizona. Shout out sa lahat. Sabi niya, sarap niyan. At sabi ni, oo, may hagdan. Nasaan ba yung hagdan ko? Somewhere at the top, the hagdan is there. Wait a second. Ngayon ay tapos na ang ating pagluluto. Eto. Pwede akong gumawa dun sa kabilang video naman ako pupunta. Sa kabilang computer ako pupunta. At nang kayo ay mabigyan ko ng hagdan. At siguro, mabigyan ko ng sandali lang. Magluto na kaya itong aking second part? Hindi pa. Medyo matagal-tagal pa. So, yan. Ihinain ko na po kayo. Ayos lang po ang lasa. At sana itry ninyo gumawa ng aking hopya. I will put the recipe of this hopya as soon as matapos ako ng pagluluto. At kopya kayo dyan.
So, punta ako sa isang computer para buksan ang StreamYard para makaakyat kayo. Baka meron akong matingnan ko na rin ang aking channel kung umabante na ba. Dahil alam ko na ang aking kaibigan, kapatid na si Lito Channel, Lito Juliano TV, ay nag-iintay kung naabot ko na yung 4,000 watch hours. Di ba, kapatid? Royski TV, wawala ate. Thanks for sharing, Hoss. And yeah, Johansi Biwi. Diyan lang po kayo. I am still here and I am opening a StreamYard para kayo ay makasama ko. At matingnan natin kung meron ng pagbabago ang ating mundo ng YT. I'm still entering. Ayan. Ay, wala ako dyan. Sandali. Bakit walang ano yun? Wala akong camera doon. Babalik. Ah, kasi... Kasi nandito. Babalik ako doon sa kabila. Thank you so much. Eto. Oh my God. Kumalaw parang tanggalin to. Yan, eh dito na lang tayo. Ngayon, pwede pa rin naman tayong mag-usap. Kaso ibang angulo. Pwede ko nang tanggalin yung aking salamin kasi malaki na tong camera. At mabibigyan ko na kayo ng asaan na? Paano ko mabigyan? Iba naman itong aking ano. Hindi ko makuha. Yan. Sandali ah. Heto na ang hagdan. At kayo ay welcome to my home. Sige, kung sinong available na umakyat dyan. Thank you so much. The Hagdan is now available. Hindi ko malaman, sana ko titingin ngayon eh. Dalawa yung tinitingnan ko kung sana eh, nakikita niyo pa ako. Maraming salamat po to all my friends who join me. Maybe I will turn off in white in Facebook kasi... Ito yan. 99 cent super chatter. Thank you so much, Lito Juliano, for that 99 cents. Aba, andito si Kuya Sal Humawa. Nasa Facebook. Kuya Sal, pumunta ka sa YouTube para ma-meet mo itong mga kaibigan natin at nang mas mahag ka nila. Oh, sino na aakyat dyan? Sabi ni Kuya Sal, kumusta from Las Vegas? Ala, binaba ko na yung hagdan. Akyat ka na kung sino available.
gusto yata umakyat ni ano ni Proisky TV, naghahanap ng ano akyat na Balblitz, ay ka na at nang ma-plug mo ang iyong channel, drop your YouTube channel para ma-flex natin. Aba, si Proisky TV, si Balblitz andito na rin. Kuya Lito, umakyat ka na. Kuya Lito, huwag mo akong iwan dito. Bakit hindi naman? Nagigising lang. Good morning po, good morning, good morning. Good morning po. Good morning, how are you? Hi, Proisky TV. Hello, Ate Rhea. Hello po, sir. Good morning po. Good morning din po. Si Balblitz is in Japan, Proisky. Ah, Ohio. Ohio. At dito naman ay Kuya Lito, umakyat ka rin kaya. Anong nagpapakyat ka ng tao tapos ikaw hindi ka umaakyat. Anong sa hapon? Konnichiwa. Ah, konnichiwa. Minna konnichiwa. Genki? Minna genki desu ka? Oh. Nani? 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 Saglit lang po, titignan ko yung alahaya ko tumakbo. Oh. Kumusta ka na, Proisky? Ah, ito po, Ate Rhea. Okay naman. Linggo ngayon dito. Busy kami ng asawa ko. Luto-luto lang ng makakain. That's good. Yes. Luto na ako ng hopia. So, that will be a perfect combination. Breakfast. Yeah, breakfast and snacks. Yes. Ako po, katatapos lang kumain ng ginisang sardinas at itlog. Ah. Nakakamiss. Teka muna sa student. Student starter pack. Bibigyan ko muna kayo ng job, ha. Paalala niyo sa akin, nagluluto pa rin ako ng haupya. Oh, please lang po, wag niyo pong kakalimutan na. Ilang minutes pa ba? Ilang minutes pa ba? Hindi rin ako magtatagal. Baba po muna ako. Baba po muna ako kasi yung alaga ko tumakbo. Baka lumabas. Okay, sige po. Ayan. Ayan, welcome to my channel. Naging akin na. Ano yan? Welcome to your channel, Proisky TV. Welcome. Yes. Thank you so much. Bigla ang natira. Buti na lang, hindi ka bumaba. At maraming salamat sa pagpanik mo sa aking tahanan. At kumusta na ang masbate? Ayun. Para biglang tumaas. Number one agad sa Bicol. 3 months wala. 3 months wala. And now we are the number one in Bicol. Oh my gosh. Yes. Pero lahat naman po yun ay LSI. Which is local stranded individuals. Oh. Yung mga taong wala namang bahay. Na nandun na naka-stranded sa airport, pier, nakakaawa naman kung hindi natin papauwiin. Yeah, kung next year pa 'to matatapos, isang taon sila sa pier. Unang-una, hindi naman sila saklaw ng province na ini-stayan nila, kunwari sa Sorsogon. Kasi more on sa Sorsogon yung pier na papunta dito, yung allotted budget na para sa kanila ay limited. So, kailangan gumawa ng paraan na maihatid dito. Sad to say, yun nga, medyo mataas yung numero, but yung positive naman na angle, dahil alam agad may quarantine, hindi na sila makakahalubilo sa ibang tao, isolated agad sila. So, even they are positive, nasa isolated place sila, and hindi sila makakahawa. Hindi sila i-release hanggat wala silang authority ng DOH na pwede na i-release. Wow. Well, maraming salamat, Proisky TV, for letting us know the situation in the Philippines. Ikaw yung magaling na reporter, eh. Di na po. I always admire your ability to share with us. Aba,
Marami pa lang nanood sa akin sa YouTube, sa Facebook ng mga kaibigan. Ito yung mga question nila kanina. Pero hindi ko sila babasa kanina. Ayan, oo nga eh. Kopya. Oo. Ini-share ko kasi itong streaming sa both YouTube and Facebook. Oh, yeah, nga, lumalabas yeah. dito yung logo. Yeah. So, mukhang... thank you so much. Shout out to everyone. Sabi ni Kuya Sal Humawan all the way from Las Vegas. Kuya Sal, yung ano mo, yung picture mo para po sa Zuma. Ayan, Sir Lito. Hello po. Good morning po. Alam mo, Proisky, dikitan mo yan si Lito Juliano kasi napakabait na kapatid yan. He's the one who... Sige po. Tinulungan niya ako na maka-watch hours. Ah, talaga po. Ah, oo nga. Kamusta po ang ating pag-apply? Hindi pa ako nakapag-apply. Kasi ano pa, I'm the last count ko, I still need 56 more hours. Ay, kaya na po yan ngayong araw. Bukas, pwede ka na yan. Kaya sana nga itong ano... yes po. Ate Rhea. Sabi niya sa Lumawa, 1986. Super chat. Yan na muna daw, sabi ni Sir Sal. Ayos kayo mga kapatid. Yan na muna. Saka na lang daw yung may kulay. Ngayon, colorless muna. Masaya na ako. Kahit na hindi ano, yes, I will help you, sis. Kuya Sal, thank you so much. Kuya Sal Humawan is a very good brother in Las Vegas. At napaka-supportive din yan. Kaya, yes. Kaya, Kuya Sal, tulungan mo si, ano, si Proisky TV. Mabait na kapatid ito. Ay, yeah. Maraming salamat po. Yeah. Malayo-layo pa po yung akin. Nasa kalahati pa lang ako. Nasa 2,200 something the last time na tiningnan ko. Medyo mabagal yung usad pero okay lang. Okay. Bahala na kung darating, di darating. Kung hindi, di wag. Ang ganda naman ang aking mga super chatter. Meron nang yeah, na, $1.02 dollar super chat po. Lakihan nyo naman po. 3% pa dyan si Whitey eh. Okay na yan na natutuwa na ako na meron nang nagbibigay sa akin na virtual super chatter yan ang tawag diyan. Yeah. Yeah. So yung Kuya Sal, dikitan niyo po si ano si Proisky TV. Mabait po itong bata. At ay, maraming salamat po Ate Rhea. Kamusta ka diyan Ate Rhea? Kamusta ang ating buhay-buhay sa Amerika? Ang buhay-buhay sa Amerika, unfortunately, is mahirap ang sitwasyon dahil mataas pa rin ang COVID cases. Dahil sa katigasan ng taong mag-mask. Yung pag-mask, pinuproblema pa rin nila. Kaya, mabuti na lang, nagbigay na ng mandate na mag-mask ang bawat tao. Kaya, meron ng ano... Parehas lang pala ang problema, Ate Rhea. Well, well dito sa Pilipinas, according sa news, hindi naman to the point na sumasakit na yung ulo o dahil nagwewelga dahil ayaw magmask. Yung iba naman talaga, sometimes they are not using properly mask. Unang-una, yung shortage ng mask na talagang pwede. Karamihan kasi yung tela lang eh. Yung nabibili lang dyan sa kanto. Mm-hmm. Oo. Well, pwede ka pa rin nung mahawaan. Pero sabi naman ng tao, walang available eh. Yun lang yung cheaper and available na yung washable mask. Kaya yun ang karamihan na binibili ng tao. Teka, sandali ha. Yung aking niluluto ulit. Ay, oo, 7 minutes na nakaraan nung last time na chinek mo. Ni-check ko rin yung oras eh. Ayan, sabi ni Sir Lito Juliano, go lang bro. Eh po, salamat po Sir Lito Juliano. Oh. Tapos na po ako Sir Lito yung mga panahong
stress ako sa usad ng watch hour ko. Siguro dahil ng mga panahon na yun, eh, gigil ako. Gusto kong matapos agad. Pero, ayan na, unti-unti na rin natatanggap na ganun talaga yung usad ng watch hour ko. Kaya, sometimes, nakakalipo tayo. Sometimes, 2 digits, 3 digits, 3 years lang. Pero, okay na rin yun kahit papaano. Patuloy lang, upload lang ng upload. Ayan, Sir Lito, kamusta ka naman po? Kamusta ka naman po dyan sa iyong area? And of course, kay Sir Sal Humawan, mukhang natulog na si Sir. Hindi pa, maaga pa dito sa ano, sa Arizona ngayon. Ang Arizona, nasa Arizona din siya? Hindi, Arizona and Las Vegas is almost the same time. Time, ah, okay. Yeah. Yan, may friend din ako dyan na si Maria Marcel. Yan, mabait din yan. YouTuber din. Maria Marcel. Aba, meron akong bagong kaibigan, si JB Ala. Thank you so much. Hello. Good morning. Good morning, Sir dito, JB Ala. Dito umakyat. Nasa trabaho ka na ba? Yan, dito, nandyan, yan. Nandyan rin Giselle. Si Giselle. Ma'am Giselle G. Yes. At si Kuya Sal Humawan, isang napakabait na kapatid yan. At he is an entrepreneur in Las Vegas. So, Kuya Sal, tulungan nyo na lang po itong aking kapatid na si Proisky. Kasi malapit na rin yung akin. Maraming salamat po. Kaya ko nang buluin yung 56 hours. Proisky, dikitan mo si Kuya Sal. Yes po, after po nito, Ate Rhea. And of course, si Sir Lito din. Po, mamaya si po. Lito Juliano, si Lito Juliano TV, siya ang administrator ng Team Kabisig. Narinig ko na din yan. Yeah, siya yung magaling na, hindi siya channel, group. Opo. Oo. Kaya, yun ang ano, magandang kapatid yan. Ito, pumasok na yung comment ni Sir Sal Humawan. Ayan. Mamaya, Sir Sal Humawan, balikan ko po kayo. Pumasok na po yung comment nyo sa isa sa mga video. Yes. Kaya natapos. Well, dito naman, Ate Rhea, yung buhay ng mga, yung mga, kasi nasa under kami ng, anong tawag niya na yung ating leisure business. Medyo gapang po talaga. Minsan may araw o may weeks na wala talagang tao. Simula ng... Kasi pinayagan na rin kami mag-open, pero yung tao naman yung parang ayaw. Kasi takot pumunta ang tao. Oo. Pwede ko nang lagyan ng jacket ang mga tao. Dikit na dikit na kay Sir Priceki. At maraming salamat po, Sir Sal Humawan, after this samahan lang natin konti si Ate Rhea. Mamaya-maya din, Ate Rhea, hindi rin po ako magtatagal. I know, maraming salamat. At, yes po, baka hindi ko rin po baka hindi ko rin matapos yung stream mo, kaya that's why okay lang, it's okay. I know your time is very precious, and nilalagyan ko lang ng jacket yung mga kaibigan nating umakyat pumunta, pero wala silang jacket kanina. Kasi tinanggal ko yung mga jacket ng moderator. Yes po, Ate Rhea, lalo na kung medyo matagal na hindi mo na nakikita. Okay. So nilalagyan ko ng jacket ngayon yung mga bagong dumarating. So anong pa ang maikukwento mo sa amin tungkol sa Pilipinas, kasi ikaw ang aking ikaw ang aking reporter from the Philippines. Gabi talaga sa report. Actually po, Ate Rhea, sa dahil din naman sa YouTube doon na lang ako nanonood ng news. Pero yung update talaga ng news sa akin, medyo hindi na pare sa dati, hindi na ako masyado nanonood talaga or nakababad sa news. Well, say
same pa rin, ano pa, COVID, corruption, high-headed Filipinos, and ABS-CBN issue. So nga, far, kwento so mo sa amin ng ABS-CBN issue. Ano ang pulso ng bayan? Nawala ka? Oh, sir? Ay, ma'am? Nawala ka? Okay, okay. Ayan, wala. Nag-isip lang ako. Apo, nag-isip lang ako ayun, sa about sa ABS-CBN issues. Paano ba? Saan pa ako magsisimula? Ano ang pulso ng bayan sa ABS-CBN sa story ng mga kababayan natin? Naniniwala ba sila na dapat isara ang ABS-CBN o dapat tulungang ituloy ang ABS-CBN? Ano ang mas... Sa aking perception lang po, Ate Rey, ano, based sa nakikita ko lang sa social media and sa mga iba pa pong platform. Mm-hmm. Siguro parang 70-30, pero overpower yung parang mas pabor sila. Siguro dahil so yun nga, hindi naman natin maikakaila na some part of their news parang sorry po sa sasabihin ko sa baka may mga pro ABS-CBN po diyan. This is my own perception lang. Kasi sometimes po may mga news po sila na parang ano pa parang bias. No? Sometimes even sabihin na natin they don't like the president. But minsan ina-address lang nila na last name niya lang o kaya first name niya lang. And then sometimes they are quoting lang. Parang ganun lang po. Pero hindi naman po kasi yun ang issue talaga dahil pinasara yung ABS eh. Parang yun nga sa prangkisa daw. And may mga violation daw po ng parang... Medyo mahirap po kasi talaga Ate Rhea eh. Parang wala po ako sa place para magsalita po doon sa part ng ABS. Ang pulso ng masa, alam mo yung pulso ng masa. Sabi mo 70-30. Yes, parang po. Is what is 70? Yes. Yung 70 po parang yes to shutdown and 30 to no. Sa akin lang, sa nakikita ko lang po sa social media siguro dahil sa mga common friends ko lang po kasi yun eh. So, sa akin lang po yun. I don't know po sa iba. Kasi wala naman po atang nag-Pulse Asia or wala naman po talaga kumuha ng survey about dyan sa aspect na yan. Dapat pala, yun ang magandang gawin mo ah. Survey, opo. Pero, there's a positive and a negative part naman. So, ano yung positive and negative part? Yun nga, yung pinupush yung positive ng government na parang hindi lang naman daw mga small time or small business yung parang pinag-iinitan nila or something. At least tinitingnan din nila yung mga malalaking malalaking company, parang ganon. So at least parang pinapakita nila na walang mayaman, walang mahirap. And then, a negative part naman po para sa akin, sad to say, meron ngang mga tao mawawala ng trabaho. Unang-una, syempre, yung mga cameraman, mga staff. Yung mga artista naman kasi, kahit sabi natin walang network, they have more choice. Eh. Pwede silang lumipat ng network, pwede silang maging freelance model or freelance artist, bahala po sila. At least yung offer sa kanila, mas mataas yung percentage compare sa mga cameraman natin, yung mga makeup artist doon, yung kasi yung mga security guard, mga utilities, yun din kasi yung para sa akin sa part ko na parang nakakalungkot kasi hindi wala naman silang kasalanan eh. Kung tutusin. Totoo, tama ka. So, yun, maraming salamat sa pulse mo kasi at least through that, makita natin yung hindi lang sa pinapakita ng television kasi iba yung pulso ng mamamayan, iba yung pulso ng media. Kasi yung misis ko kumukontra sa sinasabi ko. Andiyan siya. Oo, nagluluto po kasi
naka-rolling eye siya sa akin kaya. Well, she don't want to shut down na sa ng ABS. Well, kahit ano naman ang sabihin ng tao, the last say sa government naman eh. At saka may investigation naman. Para sila? Kung ano? Basta ako, kailangan kong mabuhay, magtatrabaho ako. Luto na po, Kuya Salumawan. Latuto na. Luto na yung opya. Ah, okay. Oh. So far po kasi talaga, Terea, sa mga dyan na naka-BG lang po, like I said po, this is just my opinion and wala din po ako sa place to talk about that issue kasi unang-una hindi ko rin napag-aralan. Nagbabase lang po ako sa napapanood kong news. Opo. Uh-huh. Siguro ma-advise ko na rin sa iba dahil nga nasa pandemic tayo, marami na pamamaraan na mapaihatid yung pagpoprotesta nila. Huwag na lang po munang lumabas at magwelga-welga. No, marami namang platform na pwedeng may parating yung hininaing natin. Kasi mas gathering pa rin kasi yun eh. Diba? And we don't know, baka may sakit na sumama doon na hindi niya rin alam. Di nagkahawaan tuloy, diba? Imbis problemahin mo eh, yung trabaho lang. Yung problemahin mo na, pati health mo na rin and health na rin ng family mo. So, yun lang sana ang ma-advise ko na hindi naman pinipigilan hindi naman pinipigilan na magwelga or magprotesta. Pumili lang ng magandang platform. Ng paraan, yes. Tama ka. Oh. At maraming salamat sa pulso na ibinigay mo sa ating kababayan dito sa Amerika. Kasi iba siyempre yung nakikita mo sa media. Kasi ang media, it's very easy to twist what you want to portray. And, yeah. Lalo kung medyo may personal na nakasabay. Yes. Personal hard feelings na parang ganun, di ba? Yeah. Oh, pero according sa mga nakakausap ko naman, minsan, yun nga, pag sabi nga nila, mas seryosong usapan pag may alak na umiikot. Pag mga taong nakakaharap po kasi nasa leisure business po nga po ako, mayroon po akong bistro dito. And according sa mga naririnig ko sa mga customer ko, parang yun kasi yung hot topic eh. Parang walang hindi umiinom na hindi na pag-uusapan yan. Naririnig ko na, yun nga, yung parang siguro time na rin na parang baguhin at tingnan kung ano ba talaga. Kasi mag-uusapan, sabi ni Kuya Salumawan. Yeah, di ba Sir Salumawan, di ba? Mabuting usapan po talaga kasi ika nga sa mga lalaki dyan lang nagiging seryoso yung usapan pag may boteng kaharap. Totoo ba yun? Kasi po pag kunyari walang bote, parang asaran lang, parang ganun. Even may bote po, sometimes may asaran din. Pero dumadating yung time, pag lumalalim na o umiinit na yung tarima, yan, nandyan na papasok. Isipin mo, dyan lang po na pag-uusapan ng religion, business, kung ano-ano pa, family, dyan lang yun. Pero pag hindi po nainom, kung ano-ano ang mga kalokohan ang naiisip, pero pag nainom, pre, anong plan mo, pre, pag mga ganito, ganyan, nagiging seryoso yung usapan. Ganun pala, kasi babae ako, kaya hindi ko alam yung maboting usapan. Maboting usapan. Ate Rhea, hindi na po ako magtatagal lang po. Magbe-breakfast muna po kami. Yes, maraming salamat po sa pagkakataon. Sir Salmawan and Sir Lito, asahan niyo po ako sa inyong channel. Good morning po sa lahat from the Philippines. God bless po sa lahat. Thank you so much. At si Kuya Salumawan, malakas daw sa pulutan, hindi sa bote. Ay, ako. Bigyan kita ng kanin na lang, Sir Salumawan, kung malakas ka sa pulutan. So maraming salamat, Proisky TV, yes, for helping me to understand the pulse of the Filipinos in Masbate. At I always look forward to see you again and
Thank you. Yes, opo. Salamat po. Salamat po sa pagkakataon na makaakyat ulit. And yes. Ate Rhea, thank you very much. Sa baba dyan, yan sir, sa lumawan, sometimes mabuting usapan tayo virtual. Maganda yan. Yes. Virtual tayo. So, magkakakulihan kayo ng loob ni Kuya sa lumawan kasi magaling din kausap si Kuya sa lumawan. Okay. Kahit may bote o wala. Mabuti. Yan. Yan ang pinakadamit. Ayan, di na po ako talaga magtatagal. Salamat po, Ate Rhea. Buhay-buhay sa Amerika po. 58 na lang. And madali na to. Monetize na to bukas. Maraming salamat. And goodbye po. Thank you so much and God bless you. Thank you. Yeah. Thank you so much for Ski TV. Ayan, Kuya Sal. Ayan, buhay na ba ako? Pwede nang umakyat. Umakyat kayo at nang makapagkwento. Lito Juliano TV. Kung ikaw ay gising at ikaw ay available pa, come join me. Dahil gusto kong i-share sa lahat ng ating mga kababayan ang kagandahang loob na ginawa mo para sa buhay-buhay sa Amerika na umusad ang ating watch hours. Malapit na po tayo makaabot ng 4,000 watch hours dahil kay Lito Juliano TV. Sa film ba si Froisky TV? Ano yan eh, reporter ng Masbate. Siya yung magandang kapatid natin dyan sa Masbate. Na-meet ko lang yan through my LS na one day I supposed to do my live stream na late akong dumating. So, I went in and then si Proisky TV ang pumasok sa akin. Kagaya ni Kuya Sal Humawan, na naging kaibigan ko rin dahil sa nag-livestream ako at nagkaroon kami ng mabuting usapan. Hindi po mabote, mabuting usapan. Right, Kuya Sal? preparing to go to work na si, preparing, planning for LS. O sige, ako pupunta sa iyong LS, kapatid. At maraming salamat sa iyong pagpunta. And nice to meet you, Kuya Sal. Kung hindi ka aakyat, ako'y magpapaalam na. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay bago ko i-close. I will have to get the second batch of the Hopia para ipakita sa inyo ang itsura ng Hopia na pinagpaguran ko ng mahigit 2 oras. Ito ang ating Hopia. Sana ay nandito kayo para matikman ang aking ginawang Hopia para sa inyo. At try ninyong gawin ang Hopia na ito. Napakadali naman po. Matagal nga lang gawin. Kaya maraming salamat at sinundan ninyo ako, sinuwebayan at sinamahan sa paggawa ng Hopia na ito. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang masigabo at mapagpalang araw. Happy Sunday in the Philippines and happy Saturday night here in America. At sa isang mahopyang usapan. Maraming salamat po and God bless you and your family. And see you soon!